kailangan ng valid ID o kaya gusto mag-apply ng SSS, PhilHealth o kaya ng Pag-ibig. Alam mo ba na ang PSA, Certified Birth Certificate, ay isa sa mga proof of identity na kailangan mong ipasa para ma-avail ang mga ito? At meron dalawang paraan para makakuha ng inyong mga PSA Birth Certificate. Ang una ay via online appointment kung saan ikaw mismo ang pupunta sa PSA branch. Ito ay maganda kung ikaw ay isang first-time job seeker dahil libre lamang ito. Ang pangalawa naman ay via PSA helpline kung saan magre-request ka ng iyong birth certificate online. At yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Paano nga ba mag-request ng PSA birth certificate online? Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, this is Kin, your full-time HR / vlogger. So gumagawa ako ng mga latest update tungkol sa inyong government-mandated benefits tulad ng Pag-ibig, SSS, DOLE at iba pa. At gumagawa din ako ng informative videos na mga gamit natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. So kung gusto nyo yung mga video na yon, huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba at mag-subscribe para maging updated ka sa susunod kong mga videos. Gamit ang inyong mga browser, pumunta lamang sa psahelpline.ph. Pagkatapos, ito na yung makikita mo sa webpage nila. So nakalagay dito yung nationwide delivery para sa PSA certificate 3 to 4 working days pag within Metro Manila while 3 to 8 days naman pag outside Metro Manila. Pinutin lamang yung order now. Choose certificate type, pinutin yung birth, tapos click I accept the terms and condition and click continue. Sa part na to, papipiliin ka kung ikaw ba ay nagre-request para sa sarili mong birth certificate or for someone else. So kung para sa'yo, click my own birth certificate and click continue. Dito naman sa tab na to ay yung mga information na kailangan nila para makuha ang iyong birth certificate. I-click lamang ang continue pag meron ka mga details na yan. At dito mo na i-input kung ikaw ay male or female, yung iyong first name, middle name, your last name, your birthday in a format of month, date, and year, tapos yung government issued type na ipapakita mo sa courier. So ito yung mga option ng ID nila na tinatanggap. And click continue pag okay ka na. Dito mo naman i-input yung name mo na nag-a-appear sa iyong birth certificate. Yung first name, your middle name, and your last name. Then click continue. Dito mo naman i-input yung iyong father's name. Tapos kung wala kang tatay sa iyong birth certificate, pinutin lamang yung box na yan at automatic na siya maglalagay ng NA. Tapos click continue. Ang susunod naman ang iyong your mother's name. So make sure ang ilalagay mo dito yung pangalan ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. So yung mother's first name, middle name, and ang kanyang last name. Tapos click continue pag okay ka na. Dito naman i-input mo yung iyong birthplace or kung saan ka pinanganak. Your birthplace country, your birthplace province, and your birthplace municipality. I-click ang continue pag okay ka na. Tapos sa page naman ito ay ito yung for late registration. So if your birth certificate was registered late, kailangan nila ng registration date mo. Tapos kung hindi naman late yung registration mo, pinutin mo yung no, it was registered on time. Tapos dito naman sa page na to, itatanong sa'yo kung ano yung purpose ng pagre-request mo ng iyong PSA birth certificate. So maraming options dito. For example, passport / travel, school requirements, local employment, foreign employment, marriage, late registration, and others. So kung ano yung purpose mo dyan, pinutin mo lang and click continue. Dito naman sa legal proceedings, if there were any legal proceedings previously done, we need to know in order to ensure that the copy you receive contains the remarks or annotation. Sample niyan yung mga legitimation, adoption, court hearings, supplemental, correction of entry, paternal acknowledgement. So kung wala ka namang legal proceedings na ginawa sa birth certificate mo, pinutin lamang yung none and click continue. Tapos dito naman sa part na to, make sure na tama yung i-input nyo at i-double check nyo. Kasi ito na yung delivery address and contact information. Nagpapaalala sila na use an address where you will be available to personally receive your birth certificate.
Pangalawa naman, we will keep you updated via email and SMS about the status of your order. Pangatlo, this is not your place of birth. So yun, ilalagay kung sino yung recipient, kung ikaw, tapos kung hindi naman ikaw, kailangan lang ng authorization letter kasama ng iyong ID. So for example, kung ikaw mag-receive, pangalan mo, house number and street name, subdivision or building, delivery province, delivery municipality, delivery barangay, delivery zip code, mobile number mo, make sure na tama yan, yung format is 0917 or 0919 kung yan yung number mo. Then, ang iyong email address. So, kung okay ka na, na-review mo na, pinutin ang continue. Then, sa page na to, ito na lang yung double checking ng iyong delivery details. Kung tama ba yung address na nilagay mo, yung contact details, and yung email address. Tapos, dito na rin, pwede mong i-request kung ilang copies ng birth certificate ang iyong error request. Then, yung one copy ng birth certificate ay 365. Then, printin lamang yung confirm kung tama na lahat ng details. Tapos, dito na tayo finally sa payment option. So, maraming online payment option gaya na lamang ng credit card, GCash, Paymaya, ShopeePay, Bayad Online. Then, meron din silang over-the-counter gaya ng 7-Eleven, Bayad, Palawan Phone Shop, BankNet, and DragonPay. So, ang pinakamadali dyan ay ang GCash. So, kung magbabayad ka via GCash, pinutin lamang yung payment options, tapos click GCash. So, pag pinindot mo or pinili mong payment option ay yung GCash, ito na yung lalabas. Pay using GCash. And yung birth certificate number ng application mo. So, GCash payments are credited immediately to your order. We will send you an email and SMS confirmation after your payment. So, pag pinindot mo yung pay using GCash, mapupunta ka sa GCash page at ito na yun. So, dito sa GCash page na to, dito ka maglalog in to pay with your GCash. So, like I said nga, yung one copy ng iyong birth certificate ay nagkakahalaga ng 365 pesos. Tapos, times 2 yan kung magre-request ka, syempre, ng dalawang copy. So, pag in-input mo na yung mobile number or GCash mobile number mo dito sa, ano na to, sa page na to, then, pag tinype mo na dyan yung GCash number mo, and pag pindot mo ng next, automatic na mababawas ang 365 sa iyong GCash account. So, make sure na may laman ang iyong GCash. At dyan na nga nagtatapos. So, aantayin mo na lang ngayon na ma-deliver ang iyong PSA birth certificate sa iyong address.